Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyung naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. Thank you very much, Tony. At isang magandang umaga ng Merkules sa inyo lahat. It's a midweek McLaren Day today. And in other parts of the globe, they simply call it the hump day ngayong araw na ito. At muli, ang inyong pong lingkod ay nag-aanyaya to join me till 11 o'clock ngayong araw na ito ng Miyerkules para sa ating isang oras at kalahating oras na pagitanghal ng pantuntunang Digital Patrol. Indeed, I'm Sel Baysa inviting you to join me. At syempre pa, tayo'y sasamahan on the background ng ating palatuntunan ni Nash Baysa, ang ating technical director at ang chief ng palatuntunan na other than si Manita Baysa Kapampangan. So, without much further ado, may balita ko na isa pong low-pressure area sa may silangang bahagi ng Davao ang ngayon ay minomonitor ng Pag-asa Forecasting Center. But there's nothing to worry about. It's so far as itong ating mga kababayan dyan sa silangang bahagi ng Davao is concerned. So bagkat sa ngayon po sa Pag-asa Forecasting Center, notably mula kay forecaster Ariel Rojas, eh walang posibilidad na maging bagyo itong low pressure area. Narito ang weather update ni Ariel Rojas. Matang umaga po sa ating mga taga-subaybay, meron po tayong minomonitor ng isang low pressure area sa loob ng area of responsibility. Kanina po alas 3 ng umaga, ang LTA ay nasa layong 485 kilometers silangan ng Davao City. Sa kasalukuyan, mababa ang chance na ang LTA na ito ay maging isang bagyo. Ito ay nakapaloob sa isang sa ating Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaapekto ngayon sa Mindanao. Dahil po dyan, makakaranas ang buong Mindanao ngayong araw ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga kaulan, pagkilat, pagkulog. At may okasyon po na may katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagbuhos ng ulan at posible ang magdulot na mga biglaang pagbaha o pagbuho ng lupa. Ang nalalating bahagi naman ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila, ay makaranas pa rin ng mainit at maalinsangang panahon at may banta pa rin po, lalo sa hapon at sa gabi, ng localized thunderstorms dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko. Posibleng umabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw sa Metro Manila. Sa Cebu naman, 33 degrees Celsius at sa Davao City, 32 degrees Celsius. Wala pa tayong inaasahan kung nataas na alon sa ating mga baybayang dagat kaya't manayang pong makakapaglayas ang ating
ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliit na sakyang pandagat. Maliban po sa ating minomonitor na LPA sa Silangan ng Mindanao, wala naman tayong mga nakikita sa manang panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days. Yan ang latest po na sa pag-asa, Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Si Ariel Rojas sa kanyang balitang panahon. Yan po ang magiging klima sa susunod na 24 na oras at ang pinaka minimum maximum na kalagayan ng init sa susunod na mga oras aabot ng 34 degrees Celsius. Napaka-init po niyan. Ayan naman ang paalala ng mga otoridad ng Pag-asa Forecasting Center, ganun din ng mga taga Department of Health ay magdala ng tubig yung ating mga kababayan, particular yung mga aalis ng kanilang tahanan ngayong araw na ito. At magtutungo sa iba't ibang mga lugar katulad ng groceria at ganun din ng palengke, halimbawa bibili ng mga esensyal o mga mahalagang gagamitin sa kanilang tahanan ngayong araw nito. By the way, paalala po sa ating mga kababayan, tomorrow is a regular holiday. Pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim ng Idil Fitr. Kaya bukas ay holiday. Kaya kung ano man ang inyong magagawa ngayong araw nito, huwag nyo nang ipabukas. Complete it today, sapagkat bukas ay isang red letter day sa inyo at sa ating mga kalendaryo. So, ibastoy mo ang orasan. Ang oras po sa bansang Pilipinas, it's now 10 minutes bago sumapit ang ganap na alas 10 ng umaga. Welcome sa inyong Wednesday edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Thank you. Thank you so much. At siyempre pa, ang palatuntunan ay ikakawing na rin ng ating mga kasama sa Alberta, Canada sa kanilang palatuntunan sa kanilang sariling platform sa kanilang Pinoy Hour. At tayo ay sabayang mapapanood, maririnig sa marami pang lugar ng ating mundo sa pamamagitan ng Pinoy Hour. Likewise, I'd like to say hi and a pleasant good Wednesday morning here in our country, sa kanila po sa Canada, still a Tuesday. Kina John John, ganun din kay Melody and Children. Sampo ng ating mga libo-libong mga kababayan diyan sa Alberta, Canada. I just received a word mula sa Pinoy Hour. The show, Digital Patrol, is now simultaneously streaming with Pinoy Hour, Alberta, Canada. Digital Patrol re-stream will be shown in Pinoy Hour YouTube Nightcap, a portion of the channel right after the show. Paliwanag po yan, After this live program, gusto nyo humabol, you can always go to Pinoy Hour, magilukong mga tagapakinig sa kanilang YouTube channel after the program is over. And likewise, maaari din ninyong puntahan ang channel ng Broad Stream Cast Communicators sa YouTube because mapapanood din ninyo itong palatuntunan ito diyan sa YouTube. Well, great Wednesday morning to all viewers of Digital Patrol around the globe. Ang panimulang pagbati ng ating Mr. Asintado ng channel na ito. Walang iba kundi si Sammy Samuel, o should I say Samuel Sammy Asintado Gabor. At sabi ni Sammy,
My friend, medyo malakas yung lindol dito sa Cavite kanina. Bago ka mag-live, may lindol na may paparating pang bagyo. Ano ba ang nangyayari sa bansa? Yan ang kanyang katanungan, no? Sus Mariusep, ingat po tayong lahat, mga kababayan. Mula po yan kay Mr. Asintado. And of course, my privilege to announce yung pong kanyang oras, no? Dito sa channel na ito. You can watch and listen to Mr. Asintado from 6 ng gabi all the way to 8 p.m. Okay? 6 to 8 p.m. 2-hour slot ang ating kasamang Sammy Asintado Gabon. Okay? So that's Monday to Friday. From Tagtay Rizal, came this message from Lides Baysa. Hello Lides, good morning! Good Wednesday to all. MECQ Taytay Rizal is watching. Thank you so much, Light. At saan po ng ating mga kasama na palagi ang nanonood, nakikinig dito sa palutunang ito. While some are watching silently. Yung iba po'y nanonood lamang at nakikinig. Thank you so much again. Okay? Sa aming dear mother, Mrs. Regina Abiles Buda de Baysa. Good morning, Mother. Ayan. Isa rin pong regular na viewer at listener ng program. Ang aming dearest Mother. Okay? To Tammy Hanilio. Good morning, Tammy. Good morning to you. At of course, sa lahat ng mga workers dyan sa ISC compound. Yan. Lagi na yan. Basta dumarating ang kanilang break time, ay naging ugali na nila na manood at makinig sa program. Diyan sa mga Sahara Boys. Good morning, good morning, good morning to you guys. Of course, kay Maxi Barredo. Good morning, Maxi. At likewise, good morning to John, Mayor John, and Techi Barredo and family. Mga regular din po yan, watching from Taytay Rizal. From Thailand, si Mark Barredo. Good morning, Mark. And yung ating mga Filipino viewers, mga kabayan, dyan sa Thailand. Okay. Isa pong breaking news coming from Alberta, Canada. Una po inyong narinig itong balitang ito dito sa palatuntunan. Oh. Ang sabi ng Pinoy Hour, the average price of a gallon of gasoline in the United States has jumped. Nako, tumaas na po. On the Colonial Pipeline ransomware attack and subsequent outage, the overall average price of retail gasoline is now at $2.985 per gallon. Ito po ay isang ayon sa AAA. This compares to a year ago or year ago average of just $1.847 per gallon. This is the highest gasoline price since 2018. Another 2-cent rise for U.S. gasoline prices, and it would be at a 7-year high. It is the Colonial Pipeline's 5th outage day. Yan po, tumaas ang presyo ng per gallon of gasoline. Diyan po sa Estados Unidos at maging sa Canada at yung mga kalapit na bansa. Ito po ay isang breaking news. Yes, indeed. Kung per liter ang bentahan ng gasolina dito sa ating bansa, sa Estados Unidos, maging sa Canada at mga nearby countries, they're selling it by the gallon. Thank you so much dito sa informasyon ito sa Pinoy Hour. Thank you. Thank you very much. Now, let's get back dito po sa ating bansa.
Before anything else, I'd like to give you a rundown itong mga supposed to be ay mga magaganap dito sa Metro Manila area ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Let's start with dito po sa pulong ng Metro Manila mayors sa pamamagitan ng kanilang pamunuan si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Siyang namumuno nitong Metro Manila mayors ng MNDA. Sandali po lamang at meron pong pahabol na karagdagang pagbabalita ang Pinoy Hour. Sabi niya, this shortage will affect the worldwide market due to gasoline shortage. Nako, patay tayo dyan. Ha? Magkakaroon na ng idea yung ating mga kababayan. Kaya this early, ha? With this development, I'm giving you the advice to fill up gasoline, your gasoline tank, your diesel tank. Whatever, ha? Sapagkat inaasahan itong pagtaas ng presyo ng gasolina even dito sa ating bansa as a result dito pong shortage na ito brought about dito pong balitang ipinaraan ng Pinoy Hour. Okay, take it from us, mga gilog ko, mga tagapakinig. Ha? Kaya dun sa ating mga gasoline dealers, mga gasoline, yung mga refueling stations, huwag naman ninyong ilalagay na merong mechanical defect ang inyong mga metro. Marami ugali yan ng ilang mga mag-re-refill ng gasolina dito sa ating bansa. Kapag meron pong, I'm sure, na itong bagay na rito, o bagay na ito ay nakarating na rin sa kaalaman itong mga gasoline na owners and sellers. Kaya naman, please, huwag naman sana, because knowing pretty well, mga ilog ko, mga tagapakinig, na maraming stock dyan para kumita. Ayan, that's hoarding per se. From Nueva Ecija, pagbati ni Conrado Rading Brotonel. Hi, Kuya Sel. Magandang umaga po. Sorry, late po ako. Thanks. No problem, Rading. Thank you very much. Okay. Now, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Nueva Ecija, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Alright. Now, katulad ng ating binabalita kanina, nakataktang magpulong ang Metro Manila mayors ngayong araw na ito at ang kanilang pag-uusapan, whether or not, na palawigin o dili kaya luwagan itong quarantine status dito sa NCR Plus, itong National Capital Region o Metro Manila Area, ganoon din ang mga kalapit na mga lalawigan ng Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite. Pag-uusapan po yan ngayong araw na ito. But of course, ang concern ay ang National Capital Region. Now, ang kanilang magiging resulta ng kanilang pulong hinggil dito sa quarantine stay ay kanilang isusumite for reconsideration or consideration ng IATF, who in turn will submit the recommendation kay Pangulong Digong for his consideration or reconsideration. Whether or not to take as is yung magiging rekomendasyon ng Metro Manila mayors na idaraan through IATF. Alam natin na on Friday, the 14th of the current month, yan po ang huling araw nitong MECQ dito sa National Capital Region Plus. Kaya by Friday, meron ng announcement coming from Malacanang to that effect. At kung merong pagbabago o wala,
Yan po ay ating mararamdaman this coming Saturday or weekend. From General Trias in Cavite, ang sabi ni Wilfredo Cruz Jr. Good morning, Kawili. Maingay ng aking mga gwardiya sibil. Good morning, sir. Mga ka-digital patrol around the world, ramdam po dito sa General Trias Cavite Lindol kanina. Nakasakay na po ng barko yung bayaw ko ng noong May 9. Nasa Europe na po siya. Very well. Oh. Yung bagay na yan ay unang nabalita sa atin. Yung hinggil sa seaman na bayaw ni Willy Cruz na of course nagbakasyon dito sa ating bansa, and it's a good thing na ang kanyang brother-in-law ay back to operation. Sila ngayon ay, siya ngayon ay nasa Europa na doing his seaman's work. Okay? From Montreal, Canada, coming from the youngest sister in the family, Norma Uma Baisasuel. Good morning, Uma. And likewise, sabi niya, good morning sa mga Guardia Civil mo, Capt.Sel. Alright, narinig ko yung barking ng aming Guardia Civil dyan sa Northern America. Class yung mga tahol na yun, naririnig all over the globe. Okay, good morning to Ken Swale and family. I hope everything is okay with you guys. Dyan sa Montreal, Canada. In a little while, of course, tutumugin din tayo ng mga pagbati in Montreal, Canada as we receive similar greetings from nearby United States of America. Okay? Coco, Pinuela, and family from New Jersey in America. Good morning, good morning to you. Okay, so that's the big question now. Will it be the same quarantine level? Will it be MECQ yet and still this coming Saturday? That's the big question now. It's the 69 or 68 or 67 dollar questions. Confronting Metro Manilans. Magiging MECQ pa ba? O medyo luluwagan? Well, insofar as Marikina is concerned, patuloy na nananalangin at nananawagan si Mayor Marcy Teodoro na sana luwagan na, magkaluwagan na, kasama na ang ekonomiya. At ang kanyang panalangin, sana ay hayaan na itong mga small businesses sa kanyang Sioux Capital City na kanyang pinamumunuan to be back in operation. Sabi niya, naawa na siya sa mga Sioux proprietors, naawa na siya doon sa mga small time na mga shoemakers, as well as yung mga maliliit na mga negosyante na ang kinabubuhay ay ang paglalako ng sapatos at paglalako ng tsinelas. Knowing full well na itong lugar na ito sa Metro Manila area ay binansagan at lalong kilala sa tawag na Sioux Capital ng ating bansa. So yan po ang panalangin ni Mayor Marcy Teodoro. Sana po ay mabigyan na ng pagkakataon itong ating o kanyang mga kababayan. At isama na rin natin sapagkat alam nyo, ito rin ang panawagan ng karamihan ng mga alkalde dito sa National Capital Region. Hinggil dito sa pagluluwag na ng ating ekonomiya. Marami na ang namamalimos. Marami na ang hindi na nakakakain ng tatlong beses isang araw. Marami na po itong
ang ginagawang pagkain ay sa pamamagitan nitong kanilang kaisipan. Nagkukunwari na lang kumakain. Totoo po yan. Yung kapitbahay ng akin pong isa sa akin, 33 kumpare, ay ganun po ang ginagawa ngayon. Tanungin mo, sasabihin sa'yo, oh, kumain ka na ba, Brad? Tanong na akin, kumpare, kumain na po. Lagi sinasabi na sila'y kumakain. Although, in reality, hindi. Ngayon, pagkukunwari na lang na sila'y kumakain. Ganun po ang hirap sa mga panahong ito. Di ba alay kung patuloy ang ayuda eh? Wala. Ha? Naalala ko yung panawagan ni Congressman Cayetano na bigyan ng 10,000 pesos ipasa sa ating Kongreso. Ito ang pagbibigay ng 10,000 pesos sa bawat pamilyang Pilipino. Maganda, napakaganda nitong hangarin. Itong dating speaker, nitong mababang kapulungan, Cayetano. Pero Mr. Congressman ng Taguig, yung nga lang 1,000 piso, nagkakalokohan pa eh. Ha? Yung pakayang 10,000 piso kada pamilya, Mr. Congressman. Okay, basta ang stand ni Mayor Teodoro ng Marikina, bigyan na ng pagkakataong kumita. Buksan na ang maliliit na mga establishmento dyan sa Marikina City upang mabuhay ang kanyang mga constituents. Okay. Sandali po lamang. Oh. Aha, what happened? Okay, we will check. Alamin natin, oh, sapagkat napakahalagang idaan sa impapawid yung pakiusap na yan, yung panawagang yan ni Mayor Chidoro. Dapat tuloy-tuloy yan. Mm-hmm. Yung sa mga palengke natin, kailangan talaga maraming umaasa dyan, nakabuha yan. Uh-huh. Yung mga maliliit na mga tindahan, mm-hmm, yan din po dapat magbuksan din yan. Hindi lang yung malalaki kasi mm-hmm, ang totoo, Mayor. Yan, ha? Mga gilog ko, mga tagapakinig, si Mayor Chidoro. Pati yung mga nasa palengke, bigyan sana ng konsiderasyon o reconsiderasyon yung panawagan ni Mayor Teodoro ng Marikina na sa darating na Sabado ay magkakaluwagan na ng negosyo, ng ating ekonomiya. Hindi lamang sa Marikina, kundi maging sa iba't ibang dako ng ating bansa. Bigyan na ng sapat na pagkakataon ang negosyo para kumita. Yung ating mga kababayan, yung mga naapektuhan ng malaki dahilan dito sa pandemyang ito at dahilan dito sa paghihigpit ng ating quarantine. Kaya naman, paulit-ulit po, hindi lamang dito sa Digital Patrol, ninyo narinig ho, yung pighati ng ating mga negosyante, kundi sa lahat, particularly ng mga palatuntunan, hindi lamang dito po sa Broad Stream Cast Communicators, kundi maging sa iba pang mga katulad ng mga channels at maging sa mga stream radio at mga television network sa ating bansa. At yan ay upang mabigyan na ng ikabubuhay yung ating mga kababayan. I think it's high time. Tama na yung 4 na linggo o 1 buwan na pagtitiis ng ating mga kababayan. Nakikisa ang panatuntunan doon sa panawagan ni Mayor Teodoro ng Marikina. Although,
walang katulad na panawagan ang mga katulad niyang alkalde dito sa NCR at maging sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Yet, alam ko na yan ang nasa kaisipan nila. Ang mabigyan ng pagkakataon na kumita ang kanilang mga constituent. Ang oras po ganap na alas 10:10 ng umaga at welcome sa last hour ng ating second portion ng inyong palatuntunan Digital Patrol. Now, sa ating NCR round out o round up ngayong araw na ito ng Miyerkules. Congratulations and we salute Mayor Toby Tiangco ng Nabotas. You know why? Abay, patuloy po itong pagbaba ng kaso ng coronavirus sa Nabotas City. Napakagandang balita po niyan. Ha? While we know na ang National Capital Region ang siya pa rin may pinakamalaking bilang ng may karamdamang coronavirus, and yet, ang Nabotas City ay patuloy sa pagbaba ang positivity rate nito. Sabi nga ni Mayor Tiangco, salamat sa kanyang mga kababayan sa kanilang religious na pagsunod dito sa health protocol na pinaiiral ng mga kinukulan ng Department of Health. Okay? Good morning to Bobby Marasigan and wife Gina Rabilo Marasigan ng El Fernandino Homes sa Quezon City. Ha? Thank you so much, Bobby. Alright? Thank you very much. Gina is the daughter of the late Darna author na si Mars Rabilo. Okay? Thank you very much. And to their children. Thank you, Bob. Ha? Thank you for patronizing the program. Now, Nabotas. Thank you very much. At dito po sa National Capital Region yet, ang Quezon City ang siya pa rin nangunguna dito sa may pinakamarami o pinakamataas na kaso ng pandemya, Quezon City. At labas ng NCR, ang Cavite pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga may kaso ng coronavirus. Yan po ang kaganapan dito sa ating bansa. While going in other parts of the globe, alam natin na ang India ay patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng coronavirus. And this is traced dito po sa double variant na kumakalat, patuloy na kumakalat, hindi lamang sa India, kundi maging sa maraming bansa ng ating mundo. As of the latest count, ay meron ng close to 30 na mga bansa all over this planet na ngayon ay apektado na rin ng pagtaas ng pandemya, cause nitong double variant ng India. You could just imagine, tayo po ay merong mahigit 1 million na kaso ng COVID. Pero yung 1 million plus na kaso yan ay tracing back noong nag-umpisa ang coronavirus sa ating bansa. That was last year. Kaya namang patuloy itong pagtaas, ina-add up natin yung mga bagong kaso. Pero marami rin po mga gumagaling. So, we didn't or we don't simply maintain yung bilang na yan.
nababawasan dahil sa mga kaso ng mga gumagaling din. Pero sa India, ha, Susma Recep, ngayon po ay 200 million na. No, I stand to be corrected. Medyo nadagdagan ng isang zero. Ha? Let me check on my record. Oh. India, let me check, has 23 million ang kaso ng COVID-19 sa India. Wow. Ganun po ang takbo ng pangyayari sa India. Huh? All right. Now, let me check on this news item sent again by Pinoy Hour. Sabi ng Pinoy Hour sa Alberta, Canada, death toll at 35 as Israel strike destroys building in Gaza. Ito yung kaguluhan. Pagilo ko mga tagapakinig ho, yung armed confrontation. Ngayon po ay nagaganap dyan sa gawi po ng Middle East. Rocket warning sirens sound in Tel Aviv as Hamas says it has launched 130 rockets on Israel in response to the strikes on tower buildings in Gaza. The Israeli military has continued its bombardment of the besieged Gaza Strip early on Wednesday, targeting several areas after rockets were fired from the enclave. It is the most intense air strike in Gaza since the bombardment in 2014. Ito po yung developing story. Nagkakapalitan na po ngayon ng putok. Rocket na. Itong ngayon ay pinasasabog plus itong iba pang malalakas na uri ng mga armas. Ngayon po ay nagaganap diyan sa may Gaza Strip. Pagilo ko mga tagapakinig ho. At hindi ba katatapos lamang ibalita na ang Israel natapos na kanilang problema? Ha? Dito sa pandemya, wala na silang pandemya, ang problema naman na kanilang kinahaharap ngayon ay itong kanilang gera na kinahaharap naman, mga gulo kong mga tagapakinig, dyan sa gawin ng Gaza Strip. Ha? 100 rocket ang nilaunch ng Hamas. Ha? Ito po yung kalaban ng Israelis dito sa kanilang armed confrontation na ngayon po yung nagaganap sa mga sandaling ito. Ho? At walang tigil itong pagsisirena dyan po sa Tel Aviv ngayon pong mga sandaling ito dyan sa gawin ng Europa. Wow! Gilo ko mga tagapakinig. Ha? India, nagkakaroon ng problema sa pandemya. Tayo po rito, pandemya pa rin ang problema. Ha? Plus yung kaganapan dyan sa West Philippine Sea, samantalang dyan sa Gaza. O, palitan armed confrontation sa pagitan ng Israelis at ng Hamas. Okay. Then, tuloy-tuloy tayo mga gilog kong mga tagapakinig kung sabi pa mga kaganapan sa Maynila. Ha? Ngayong araw na ito ay ituturok itong second dose ng Sinovac vaccine dito sa ating mga kababayan sa Maynila. Partikular yung pong mga naturokan ng unang dose ng Sinovac dito sa anim na distrito ng bumubuo sa lungsod ng Maynila. Kaya namang ang ating mga kinukulan dyan sa lungsod ng Maynila, particular itong mga magtuturok ng bakuna
ay handang-handa na, nasa mga kanilang mga proper places na sa bilang pagtugon dito sa pangangailangan particular ng second dose ng Sinovac vaccine na ituturok sa kanila. Pinoy Hour has this to say, may kaugnayan ito ho, dito sa ating balita hinggil sa China. Ang sabi ng Pinoy Hour, rare but deadly, black fungus adds to India's COVID-19 struggle. Kung may problema pa rin ang India, ito raw black fungus naman. Ang mga doktor daw sa India ay pinagsabihan to watch out para dito sa deadly na black fungus. Sus, Mariusep, ano ba nagaganap sa India that can afflict people with severe cases of COVID-19 as the country's healthcare system continues to buckle under the stress of the pandemic. Naku, yung may mga problema, coronavirus. Mga doktor dyan, pinagsabihan daw na watch out dito sa black fungus. Sus, Mariusep, na umaatake din sa mga tao na meron pong COVID-19. Ano na nangyayari sa mundo? Ano na nangyayari dyan sa India? Black fungus. Naku eh, Jesus Marisette, makikita mo sa katawan ng tao itong mga parang mga parasites na ito. Parang mga uod. Jesus Marisette, na kulay itim. Nagharapan po sa India. By the way, nagkaroon po ng paglindol kanina at yung ating mga kasama, sina Asintado Gabot at maging si Wilfredo Cruz Jr. ay nagsabi na kanilang naramdaman yung malakas na paglindol bago sumahimpapawid ang palutuntunang ito. Oh. At naramdaman yan dyan sa gawin ng Cavite. No way for us to get in touch with P-Box sa pangunguna ni Dr. Renato Siludum. Pero I was able to talk with him much earlier. At watch out din sapagkat medyo nagpapakita ng pag-alburuto itong Bulusan Volcano naman. Ha? At tabayanan po ninyo yan. Ang oras po ikinap na ang alas 10:22 ng umaga, oras sa Pilipinas at oras sa Digital Patrol. Okay, wala naman sa Makati City. Oh. Iniulat ni Mayor Abby Binay na sisimula na sa Makati Medical Center itong pagbabakuna ng Pfizer vaccine. Alam natin na dumating sa bansa ang mahigit sa 200,000 na bilang ng Pfizer vaccine noong Lunes ng gabi. At kagyat na ito'y ipinamahagi sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Karamihan po dito ay sa National Capital Region. At of course, when we speak of NCR, what we have in mind also ay ang Makati, hindi ho ba? Kaya handa nang ipakuna itong Pfizer vaccines. Dapat mabakuna na yan. Sabagkat itong Pfizer vaccine is very sensitive a vaccine. Magilo ko mga tagapakinig. At ang expiration nito ay sinasabing hanggang Hunyo, that will be next month, na lamang. Kaya dapat na mabakunahan kagad yung ating mga kababayan. Pero alam nyo, nalulungkot si Mayor Abby Binay ng Makati. Why? Sapagkat maraming mga taga Makati ang ayaw magpabakuna. Opo, sa Makati, marami ang ayaw magpabakuna. Kaya yan ang kinalulungkot
ni Mayor Abby Pinay. Ha? Yun. How about Quezon City? Okay ba ang Quezon City? Ha? Marami bang ayaw o majority are now have changed their mind and wanted to be vaccinated? Ha? Quezon City, similar question sa lahat ng ating mga kababayan sa National Capital Region. Ha? Okay. Now, alam nyo, sa Philippine General Hospital, there's a reason yung ating mga doctors and nurses to be happy about. Why? Sapagkat yung kanilang wards, yung kanilang mga hospital beds intended for coronavirus patients are now slowly being cleared off ng mga may karamdamang COVID. Opo, kaya yan ang masayang ibinalita ni Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsalita ng Philippine General Hospital. Meaning, sangayon sa kanya, patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID dito sa ating bansa. E dati-rati, unang-una ang PGH sa pagsasabi na ang pagamutan ay hindi mo natatanggap ng kaso ng COVID sapagkat nag-overflow na raw itong kaso ito sa nabanggit na pagamutan. Pero ngayon, iba na ang tempo. Iba na ang tempo ng mga pangyayari. Bumababa na at lumuluwag na ang pagamutan nitong mga may karamdaman ng COVID. Ang kanilang ICU wards, yung kanilang mga hospital COVID wards ay patuloy ang bilang ng pagbaba ng kaso nito. Kaya namang thanks, ha, Dr. Del Rosario, sa napakagandang balitang iyan. Okay, yan po ang ating news roundup dito sa National Capital Region. And this time, allow me na ibalita naman itong COVID update. Ito po yung kaganapan in relation to COVID as of yesterday. Kahapon, naitala itong mababang bilang ng kaso ng COVID sa ating bansa. Kahapon, nakapagtala ng 4,734. Ha? Mas mababa ito sa nakaraang mga araw. Mababa ito. Dati, mabot pa ng 9,000 eh. Kahapon, 4,000 na lamang. 4,734 cases. Bringing to a total of 1,113,547 cases. Ang total case ng COVID since na ito'y nag-start. Pero, as of yesterday rin, nakapag-recover na ang 1,038,175 nating mga kababayan na naapektuhan itong karamdaman ito. Ha? So, malaki rin itong mga gumaling na at naalis na doon sa dating bilang, yung 1,113,000 plus. Ha? Yung mga aktibo, meron na lamang 56,752 all over the country. At yung mga yan ay nagpapagaling na lamang. At inaasahan na sa pamamagitan nitong pagiging diligent at pagiging matiga ng ating mga health workers, gagaling din itong mga ito. Subalit, of course, kung meron pong mga gumagaling at meron pang pinagagaling, meron din namang mga namatay. At ang bilang ng mga namatay as of yesterday ay 18,620 cases. Yan ang COVID update as of
yesterday. Now, all in all, mga gilog ko mga tagapakinig, ha? Ang National Capital Region ang siya pa rin may pinakamalaking bilang ng kaso ng COVID. At ang Quezon City ang still ang number one. At ang pinaka mababang bilang at patuloy sa kanyang pagbaba ay ang Nabota City. At outside the National Capital Region, ang may maraming kaso ng COVID ay ang lalawigan ng Cavite. Yan so far, mga gilog ko mga tagapakinig, ang COVID update dito sa ating bansa, Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy tayo. Huh? At kanina, aking nabanggit sa inyo yung hinggil sa pinakikitang aalburuto nitong Bulusan Volcano. At sa ngayon kay Dr. Renato Solidum ng PBOX ay nagpapakita ng hydrothermal activity ang Bulusan Volcano. Okay, ang Bulusan ay mataas, kaya ito po ay nagpapriwatic na merong hydrothermal activity. Kaya maraming lindol at pamamaga dyan sa Bulusan Volcano at baka magkaroon ng mga steam related explosions. So, wala pa namang nangyari ganun. Pero ito po na pinakita ng Bulusan ay talagang, kumbaga, kumpara namin sa ating mga basman ng pangkong mga singalis din. Uh-huh. Yan po mga gilog ko mga tagapakinig, nagpapakita ng hydrothermal activity ang Mayon Volcano. Ang Mayon. Bulusan. Well, don't blame me sapagkat whenever we think of yung mga volcano nangangalit ng umunod dyan ng Mayon. Pero Mayon is completely out of the picture this time at ang ating iniuulat batay dito sa report na hydrothermal activity ng Bulusan Volcano ay mula mismo sa pamunuan ng people sa pamamagitan ni Yusek Renato Solidum. At ito'y nagbubunga ng patuloy na mga paglindol. Hindi kaya yung lindol na naramdaman dyan sa Cavite. Early this morning ay may kinalaman dito sa hydrothermal activity ng Bulusan Volcano. Well, it's just a mere thinking as of yet, mga gilog ko mga tagapakinig, until this will be confirmed by PBOLC's authority. Anyway, maraming salamat kay Director at PBOLC's Undersecretary Solidum. Okay? Maraming salamat. All right. Now, let's go to Mindanao, burden of the National Capital Region. Yung pong report sa pandemya at yung ngayon ay pagpupulong ng mga bumubuo ng mga Metro Manila mayors sa pangunguna ni Alcalde Edwin Olivares. Magpupulong sila ngayon. Upang pag-usapan at irekomenda sa IATF kung luluwagan o ipagpapatuloy itong MECQ dito sa Metro Manila area plus and the country. No, I should say dito po sa NCR plus at yung iba pa mga lugar. Na under the MECQ status. Good morning to all watchers of Captain Manong Sel. Ang sabi ni LB Baysa Clemente. Good morning, LB. And likewise, good morning to God's, your husband and children watching from Montreal, Canada. Good, how would I say it? Good morning, Manila time. At good evening, Canada, Montreal time. Thank you so much, LB.
Likewise, good morning dun sa ating mga watchers dyan sa Dallas, Texas. Sa Barret, sa Estrada family. I greeted already the Barreto family, right? I did. At sa Estrada family, good morning kay Mr. and Mrs. Harry and Presi Cipre Estrada and children. All nurses, ang kanilang mga anak. At frontliners, all working in named hospitals dyan po sa Estados Unidos. Thank you so much. Yung ating mga viewers, ha, yung Iwabuchi family watching from Tokyo, Japan. Lagay ko, hindi pa naman huli siguro, na please share the program and like this particular program, same manner you like the other shows and programs being shown and being heard dito sa Broad Stream Cast Communicators, ang yan po ang aming platform dito sa Facebook Live. Okay. Ahapon po mga gilog ko mga tagapakinig. Nagtungo si Pangulong Digong sa Mindanao. At from there, siya po yung nanawagan sa Bansa Autonomous Region in Southern Mindanao to help dito sa pagmimintana ng katahimikan. Sapagkat medyo may kaba si Digong sa posibleng pagbulusok ng kaguluhan dyan sa Mindanao caused by these rebels. At sabi ni Digong, ang kanyang panawagan tumulong itong mga bumubuo ng Bansa Autonomous Region sa pagpapatahimik ng Mindanao. Sapagkat ayaw ni Pangulo na iutos ang militar at kapulisan ng pagsisimula ng armed confrontation dyan sa Mindanao sapagkat ayaw niya na maging malungkot ang magiging kakalabasan nito. Sila sa akin, sir, ganito na lang ba? We react to situations and we continue to die. It's life that is involved. So pagka ganun, kung hindi ko mapigilan, and there will be an all-out offensive, yan na ang problema. And if I give the order, I will no longer withdraw it. Ngayon, nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan ninyo ako. Because otherwise, he said, if I give the order for an all-out offensive, it will be bloody and it will be sad. Yan po si Pangulong Digong sa kanyang panawagan na maiwasan na ang isa pang armed confrontation. Alam natin na marami ang nawalan ng tahanan doon sa naunang kaguluhan dyan sa Mindanao. At ayaw na ni Digong na mangyari pa ang nangyaring yan. At ayaw niya na ng maraming buhay na mawawala at maraming ari-arian na mauuwi sa abo kung magkakaroon itong armed confrontation. Sapagkat inyo narinig, coming from the horse's mouth, na ang militar at ang kapulisan ay nagsabi na, nagpahatid na ng kanilang pahayag sa Pangulo na marami
mga buhay ang posible na mawala dito sa militar at ng kapulisan brought about itong ginagawang mga pagsalakay ng mga rebelde diyan sa Mindanao laban sa mga men in uniform. Kaya sabi nga ni Digong, kapag siya'y nag-utos ng paggante o pagsalakay sa mga rebelde diyan, eh hindi na niya mawi-withdraw yan. At ang magiging wakas ay kalungkutan at kamatayan. No? Coming from Digong himself. Pero ang oras po'y ganap ng 15 minutes bago sumapit ang alas 11 ng umaga. So what's in store para sa pananghalian? Alam nyo, lagi ko pong binabanggit yan bilang kahilingan na rin ng atin at marami nating mga kababayan. Partikular doon sa mga kasabayan ng ating oras na nag-iisip kung anong masarap na pananghalian outside Philippines, sabi nga. No? Well, dito po sa Digital Patrol Cuisine, fried salmon ang aming pong pananghalian. Pinritong belly ng salmon. Marami po nabibili kasi sa palengke. Itong bahagi ng salmon na ito, siya medyo affordable. Yung tiyan ng salmon. Salmon po yan, ibig ko sabihin. But, of course, when you pronounce it, a silent L, kaya salmon. Alright. So, meron ka lang kamatis, sibuyas, na sausawan ito. Lagyan mong konting patis. Sarap, sabi ni Uma Baysa. No? Swale. Yan. Yung aking sister na mukhang namimiss na talaga ang pagkain Pinoy. Because every time I make mention nitong proposed na pananghalian, eh laging kagyat, nandyan yung reaksyon ni Uma. Ayan, parehong-pareho sila ni Sipre. At maging si LB. Ayan, sabi ni Uma, ala, nagutom tuloy ako. Ayan, mag-aalas 11 na ng gabi diyan sa Montreal, Canada. Malamang nito, baka magluto pa ito si Uma. Pwede. Eh, nagmi-midnight snack itong mga ito eh. Baka magluto, magprito ng salmon nito. At ilagay sa, ito, hindi po ito biro, ho. Ilagay sa bread. Have you tried it? Sarap po yan, ho. Alright. From Pinoy Hour, kindly greet Philippines' own, very own, sabi niya. Mr. Vic Lester Visitacion, Pharmacy Manager of Save On Foods West Lethbridge, Alberta. Oh, from the Philippines. Ha, magilo ko mga tagapakinig. And Vic Lester Visitacion is now the Pharmacy Manager of Save On Foods West ng Lethbridge, Alberta. I was covering this morning his inoculation of Moderna COVID-19 vaccine. So, yun, kumover pala si John John nitong vaccination activity dyan sa Lethbridge, Alberta, Canada. Yun. And Mr. Visitacion is a regular listener of Digital Patrol and he hails from Marikina City. Ayan, ha? The Visitacion. Magandang-magandang umaga sa inyo dyan sa Alberta, Canada. And thanks for watching the program regularly. Salamat, salamat, salamat. Alright. So, going to back to what I'm saying. No? Masarap yung salmon ilagay sa tinapay. I'm not kidding. Ha? Sabi ni Dali De La Cruz ng Malabon City, good morning, Kuya Sel. I'm watching. Masarap na ulam ay adobong kabayo. Yan ang ulam namin ngayon. Adobong kabayo. Ha? Alam mo, Kadali De La Cruz, nakatikim ako ng
adobong tapa. Ah, tapang adobo na ang pagka-slice ay parang kasing nipis ng blade. Ah, nako, ang sarap kapag pinrito mo ng medyo tostado ang lutong. Ah, adobong kabayo. Ngayon ko lang narinig na pwede palang ida-adobo ang kabayo. At anyway, yung aking sinasabi ay yung kabayo, mga gilog ko mga tagapakinig, na tapa. Ha? Kung yung mga hindi pa nakakatikim yan, tikman ninyo, masarap yan. Bago sa akin itong panlasa, itong adobong kabayo pag nagkataon. Ha? Good morning kay Mr. Cadel, si Jack Jack, Kapampangan Baysa, at sa future basketball hero na si Jejek. Jejek Castro Baysa. Thank you. Thank you very much. Now, so okay na ho yung aming recommended na pananghalian. Piniritong salmon, mga gilog ko mga tagapakinig. Na may matching kamatis o kaya salted egg. Naku, sarap niya. Ha? At meron kang alright. Now, katulad nga mga gilog ko mga tagapakinig, ha? Ang ating binabanggit, masarap po na meron kang fried nawala sa isip ko yung salmon saka salted egg na lang saka kamatis saka bagong lutong sinaing, sarap. Gilog ko mga tagapakinig, ayos na ang buto-buto, papapapito ka, o dili kaya adobong kabayo. Sabi po ni Madam Dali de la Cruz. Madam Dali, patikman mo nga ako minsan ng adobong kabayo, ha? Thank you. Thank you so much, Madam Dali de la Cruz. Pero sa iba pa mga pangyayari, ho, good morning sa lahat ng mga taga Malabon City. Now, yung kaganapan dyan sa gubat sa siyudad, the resort, sa Caloocan City. Alam nyo, yung kanilang barangay captain na si Romeo Rivera ng barangay 171 na nakakasakop dyan sa gubat sa siyudad resort na pag-aari ng isang nagangalang Roberto ano ba ang pangalan? I'm checking on my record. Roberto de la Cruz. Ang kanilang barangay captain pinaghaharap na ng kasong administratibo. At sabi ni barangay captain na Romeo Rivera nakahanda siyang humarap kahit saan. At to tell his side with the guards dito sa pagdumog ng something like 300 nating mga kababayan na apparently ay nainitan last Sunday at walang magawa, sinugod yung gubat sa siyudad kasi ang problema, pinayagan naman na makapasok ng management. At hinayaang maligo na walang mga face mask, hindi na inalintana, hindi na sinunod yung tinatawag na physical distancing. Ayun, naglublub sa swimming pool dyan sa gubat sa siyudad resort. Kaya marami ang nagulat. Marami ang medyo ah
nag-taken aback. At sinabing bakit ganun ang nangyari. Eh, mahigpit pa ang pagbabawal, inuroon na. Sa loob ng nabanggit na resort. Kaya yung resort ngayon, eh iniatas o inutusan ni Mayor Oscar Malapitan ng Caloocan City na isara dahilan dito sa paglabag dito sa health protocol. Wala muna. Wag muna kayong mag-operate ang sabi ni Mayor. Yan ang naging utos ng city government. At gawin na lamang quarantine facility. Patay tayong bata ka. Gilid ko mga taga-pakinig. Okay. Now, sa iba pang mga pangyayari, ha? Hinggil dyan sa gubat sa siyudad resort. Aba, yung pati pala, ha? Yung hepe ng presinto na nakakasakop dyan sa nabanggit na resort, ha? Na si Major Hardo o Harold Belgar ng precinct number 9, ha? Eh sinibak na, inalis sa pagka-hepe ng precinct 9, mga gilukong mga tagapakinig. Ayun, may-ari pala ng gubat sa Ciudad Resort ay itong si Rodolfo de Guzman. I stand to be corrected. Rodolfo de la Cruz kanina, yung aking nabanggit. But his real identity ay Rodolfo de Guzman. Siya po ang may-ari. Wala pa kami naririnig na kaso na ipapataw kay Rodolfo de Guzman. Sapagkat yung barangay captain ay pinananagot na dito sa pangyayari dyan sa gubat sa Ciudad Resort. Maging itong hepe ng pulis na nakakasakop sa mga nabanggit na resort, eh sinipak na. At itong may-ari ng nabanggit na resort, wala pa tayo naririnig na violation na ipinapataw at ipapataw sa kanya ng mga kinukulan. Gilong kong mga tagapakinig. Yun ang kaganapan sa gubat sa Ciudad Resort. At yung 300 na mga pumasak sa nabanggit na resort ay pinagka-quarantine ngayon. Mag-quarantine kayo. Yun ang sabi. Baka ang mangyari kasi ito ay yung nangyari sa India. Aba, huwag kayong magbibiro sapagkat bago paraw na ipairal, bago inimplementa itong travel ban ng mga tao mula sa India na pumasok sa ating bansa, ay meron na nakapuslit na dalawa na mga OFWs na positibo dito sa COVID-19 at nag-positive din dito sa variant, double variant mula sa India. Mabuti na lamang at naagad. At magaling na raw itong dalawang ito. Pero yan ay nung bago in-implement yung tinatawag na double variant sa India. Now, as far as India is concerned, patuloy itong pagtaas ng kaso ng COVID dyan sa bansang yan. At batay dito sa karagdagang balita ng Pinoy Hour, bukod sa pandemya, eh meron pang black fungus, yung maitim na parang parasites, parang uod na kumakapit doon sa tao na merong pandemya o merong COVID-19 na dinapuan dahilan dito sa double variant. Meron ka ng karamdamang COVID
meron ka pang black fungus. Ano ba yan nangyayari sa India? Yan ang mga gilog ko, mga tagapakinig ko, sa ating huling item. Ito naman ay hinggil dito sa problema sa imported pork meat dito sa ating bansa. Si Undersecretary Willie Medrano ay meron pong rekomendasyon. At ang sabi niya, dapat ay mabigyan ng pasilidad ang Department of Agriculture dyan sa port area. Ito yung isang lugar sa port area. Okay, I stand to be corrected. Ah, oo nga, that's what I'm thinking. Fungus is amag. Inaamag daw. I stand to be corrected when I say parasite. So hindi parang uod ho itong fungus, itong black fungus, hindi po. I stand to be corrected, I should say. Ito yung black amag. Inaamag. Amag, nakakakita ka niyan sa kahoy. Inaamag yung merong kaso ng COVID dyan sa India. At kulay itim ito. Thank you so much, Pinoy Hour. That's what I'm thinking. Itong fungus. Fungus is amag. Pero mga gilog ko, mga tagapakinig, sabi po ni Yusek Medrano, sana mapagkalooban ng Department of Agriculture ng space support area na magiging intensyon ay para maging check-up area ng Department of Agriculture dito sa mga pork o mga baboy na daraan sa pamamagitan ng ating pork area. Negotiation natin with the Philippine Ports Authority para makakuha kami ng at least 2,000 square meter doon sa port area for the establishment of the facility. So, yun ang kulang natin. Kung magkaroon na tayo ng first border, lahat ng papasok, lahat ng kargamento ng baboy, 100% inspection na siya. Ayun, yun ang kahilingan ng Department of Agriculture para sa isang total o complete inspection ng mga baboy kung mapagbibigyan ang kahilingan ng Department of Agriculture ng exclusive space o facility sa port area. So wala na po tayong sapat na panahon, mga gilog ko, mga tagapakinig ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagsubaybay. Ako po si Sel Baysa, nagsasabing Diyos te anghina. At maraming salamat kay Nash, maraming salamat kay Simanita, special mention kay Jack, si Mr. Cadet, at si JJ. Then, magilog ko mga tagapakinig until tomorrow. God willing. Ako po si Sel Baysa, nagsasabing maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Ang Tabayanan, ang Buhay Online, ito ay sa pamamagitan ng ating kasamang si Binibining J.C. Bautista. God bless the Philippines from my siblings all over the globe. At from yours truly, I'd like to say, stay healthy and stay safe always. Remember this, I love you more. Sumayin niyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Stream Cast Communicators. Maraming salamat po.